Spotify Interactive tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive, makinig. Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes naman po ng gabi, kaya po inaanyayahan namin kayo, mga kasambuhay at mga kapanalig. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, at kasama po natin, syempre mamaya-maya, ang ating dalawang batang pari mula sa isang parokya dyan sa May Paco. Ano? Wala po ang Father Paul Marquez para po sa araw na ito, medyo busy at nasa vacation mode yata po ang Father Paul Marquez. Kaya samahan niyo po ako sa atin pong isang oras na naman na masayang pagtalakay dito po sa Sambuhay Interactive. At syempre po, kasama riyan ang atin pong Parish Bible Encounter mamaya-maya. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang Society of St. Paul, sa pamamagitan po ng St. Paul's Audiovisuals at ng St. Paul Bible Ministry. Bago po tayo magsimula sa anumang gawain, anumang pagtalakay, ay nais muna po natin siyempreng ilagay ang ating sarili sa presensya ng Panginoon ngayon pong ikatatlo ng Mayo, sabi nga ng mga nakatatanda, 3 de Mayo, at kapistahan po ngayon ng dalawang apostol, si San Felipe at si Santiago, mga apostol. At gayon din po, ngayon syempre ay unang Biyernes ng buwan ng Mayo, ang buwan ng ating mahal na ina bilang reyna ng buwan ng Mayo. Ang atin pong magiging panalangin ay sisimulan po natin sa pamanggitan ng ating mabuting balita para po sa araw na ito, galing po sa Ebanghelyo ni San Juan, 14 na kabanata, talata 6-14. Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit kilala niyo siya at nakita niyo siya." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ituro mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin." Sumagot sa kanya si Jesus, "Di yata't matagal na panahon na ninyo akong kasama at hindi mo pa kilala, hindi mo pa ako kilala, Felipe? Sa pagkakita sa akin ninuman, ang Ama ang nakikita niya. Paano mong masasabi, ituro mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa Ama ako at nasa akin ang Ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang aking binibigkas. Ang aking nanunultian sa Ama ang siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil lamang sa mga gawa. Talagang talaga, sinasabi ko sa inyo, magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin, sapagkat sa Ama ako pupunta.
Anumang hingin ninyo sa ngalan ko'y gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa Anak. At kung sa aki may hihingi kayo sa ngalan ko, gagawin ko yun. Ito ang Ebanghelyo, mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay makikipag-usap mula po sa parokya po ng Peña Francia, dyan po sa Paco, Maynila, kung saan naroroon po ang ating dalawang kasamahan, si Father Albert Garong at si Father Pau Asprer. Magandang gabi dyan sa parokya ng Peña Francia. Kumusta na rin, Father Pau at Father Albert? Ayos ba kayo? Magandang gabi, Father Domi. Magandang gabi, mga kasambuhay, mga kapanalig. Ako po si Father Angelo Paulo Spear ng Society of St. Paul. At ako naman po si Father Albert Garao ng Society of St. Paul. At andito po tayo ngayon para sa inaabang Slambuhay Parish Bible Encounter! At nasaan nga tayo, partner? Alright, nandito po tayo sa Nuestra Senora de Peña Francia de Manila, dito po sa Paco, Maynila, natuan ng kanilang butihing parish priest na si Reverend Father Carmelo Jack Arada Jr. na mamaya makapanayam natin. Okay, so bago magtagisa ng talino ang ating mga parokyano, konting trivia muna tungkol sa ating featured parish ngayong gabi. Oo, talagang makasaysayan ang ayang ngayong gabi dahil nung itinayo ito noong 1697, siya ay sitio ng dating bayan ng Dilaw kung saan ngayon ay kinatatayuan ng Manila City Hall. Naitayo ito sa pagsusumikap ni Padre Miguel Robles de Covarrubias dahilan sa kanyang panata sa Birhen ng Peña de Francia sa Salamanca sa Espanya nung siya ay bata at sakitin pa. Okay, partner. So, idinamba na yung imahe noong 18th century, 1712. Ang unang berso ng kwento ukol sa debosyong ito ay natagpuan ang imahen sa tabing ilog ng Pasig na isang grupo ng mga mangingisda at magsasaka. Dinala ang imahen sa simbahan ng San Fernando de Dilao Parish dito sa Paco. Ngunit lagi itong nawawala, partner, at natatagpuan sa tabing ilog kung saan siya unang natagpuan. Dahilan sa mga pangyayari, nagkasundo ang mga mananampalataya na magtayo ng isang kapilya sa lugar na kung saan ang imahen ay laging natatagpuan. Isang palandaan ito para sa mga mananampalataya na ang ating mahal na inamahal na Birhen mismo ang nagnanais na mapatayuan siya ng dambana sa lugar na iyon. Yan, maliit na bahagi lamang yan ang napakamakulay na kasaysayan ng parokyang ito. At ngayon, para mas malamang natin ang tungkol, higit pa sa ating parokya din ang Dalaw, at pong tawagin ang pinakamamahal nilang father na si Reverend Father Carmelo Jack Arada Jr. Magandang gabi, Father Jack! Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Father Jack, isa rin po siya sa mga liturgist ng Archdiocese of Manila. Okay, kumusta po kayo, Father Jack? Kumusta ang inyong Easter celebration? Napakaraming mga tao ang nagtungo sa simbahan ngayong mga mahal na araw. Nakakatuwa, no? Talagang kitang-kita yung lalim ng pananampalataya, yung debosyon ng maraming mga tao. Maraming sumama sa prosesyon, maraming nagsakripisyo, at maraming nagdasal. Kaya nakakatuwa, no, yung tugon ng mga tao sa aming mga gawain dito sa simbahan. So very active, very dynamic ang parokyang, yes, ito. Tama. Katulad ng parish priest. No? Nahawa ko sa kanila. Nahawa sa kanila. Nahawa sa akin. Okay, so Father Jack, can you tell us something about yung canonical coronation? Nung, imahen. In 1985, by the mandate of Pope John Paul II, ay kinoronahang kanonikal, no, ang aming mahal na patrona, ang mahal na Birhen ng Peña Francia, ang ina ng mga dukha. No? At ang nagkorona sa kanya ay si
His Eminence Jaime Cardinal Sin, ang dating arsobispo ng Maynila, kasama ang dating papal nuncio si Archbishop Bruno Torpigliani. At ginawa pa nga ito sa Luneta, no, sa Quirino Grandstand. Napakaraming mga tao mula sa iba't ibang panig ng Maynila ang sumuporta para sa pagkokorona sa ina ng mga dukha ang Birhen ng Peña Francia de Manila. Okay, maraming salamat sa information na yan, Father Jack. Partner, Father, tanong naman po natin, dahil ito nga isang Sambuhay Parish Bible Encounter ang ating programa, gusto po namin malaman kung ano po yung iba't iba ninyong parish Bible initiatives dito po sa parish. Pinatatag namin yung mga tinatawag na munting pamayan ng Kristiyano o BECs, no? At alam natin nasa balangkas ng mga unang pamayan ng Kristiyano, yung katapatan sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya ito sa isa to sa saligan ng pagbubuo namin ng pamayanan, mayroong pagpapahayag ng salita ng Diyos at bahaginan sa mga pamayanan. Meron kaming 18 pamayanan o BECs dito sa aming parokya. At ito yung pinatatatag namin sa pamamagitan. Isa ditong mahalaga ay yung pagpapahayag at pagbabahagi ng salita ng Diyos. At isa sa aming mga ongoing programs ay magkaroon ng Bible leaders. At ganun din yung aming mga BEC leaders para sa kanila Bible sharing. At ang aming mga lektor, para kung ano yung ipinapahayag nila, naiintindahan nila at napanginilayan nila. Okay. Napakaganda na kanila mga initiatives. Ano? Hindi alintana yung init ng summer season. Matutuloy at matutuloy pa rin yung kanilang Bible sharing at Bible study. Alright. Okay. Maraming salamat po. At muli po ang ating pong parish priest ng parokya, si Father Carmelo Jack Arada Jr. Maraming salamat po, Father. At mamaya po, matutunghayan na natin ang tagisa ng galing para po sa kanilang kaalaman sa Biblia. Mamaya po yan sa pagbabalik namin. Okay, so magbabalik po tayo kay Father Domi na nasa studio ngayon sa Veritas. Maraming salamat kay Father Pau at kay Father Albert at siyempre kay Father Jack. Paalala po bago tayo magsimula uli dito sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Meron kape, no, meron kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y nakamixed in coffee, talagang gati ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po ito yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Super A, San Roque Supermart, Tropical Hot Food Market, Gaisano Metro and Market Market, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatatlong araw ay muling mabuhuhay. Ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo ay maaaring maging pagkakataon para tayo makapagsimulang muli at ganap na talikuran ng mga bagay na nakaaapekto sa ating pananampalataya. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang sukat at limitasyon. Ito ang hamon sa atin ng kanyang muling pagkabuhay. Love. Ako po ang inyong kapanalig, Bishop Francisco de Leon, mula sa Diocese ng Antipolo. Happy Easter, kapanalig! Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka.
Nagbabalik po ang Sambuhay Interactive dito po sa studio ng Radyo Veritas. Ako po si Father Domi Guzman at mamaya-maya po ay siyempre atin pong susubaybayan ang Parish Bible Encounter na ginagawa po natin dyan po sa parokya ng Peña Francia sa Paco, Maynila. Nagpapasalamat nga pala po tayo kay Father Jack Jack at gayon din po, salamat din kay Father Albert Garong na nung nakarang Biyernes po ay siya po ang nandito sa studio ng Radyo Veritas kasi po ay nandun naman po ako sa Butuan. Nag-conduct po kami ng isang team couple training para po sa Marriage Encounter Foundation of the Philippines at binabati po natin lahat po ng ating mga kasambuhay at dyan po sa Butuan. At alam po natin ay meron silang bagong obispo dyan, taga Bohol. At gayon din po, ang buwan na Mayo ay kapistahan ng katedral ng Butuan. Anyway, dito po sa atin, ngayon dito sa studio, nais po nating talakayin ang isa po sa mga napapanahon na gawain po ng simbahan at mga parokya kapag dumarating po ang buwan ng Mayo. At yan po yung nakagawian na po natin na debosyon sa ating mahal na ina sa buong buwan ng Mayo. Sa atin sa Pilipinas, ang tawag po natin dito ay Flores de Mayo. Pero alam niyo po ba na ito pong debosyong ito ay hindi lang po pala pong maliit na ginawang pananaliksik kay nagsimula pala itong ganitong napakagandang kaugalian at debosyon sa mahal na ina tuwing buwan ng Mayo noong pong ikalabing tatlo, 13th century, ikalabing tatlo, kung saan na ilang mga dates ng buwan ng Mayo ay mga kapistahan ng ating Inang Maria. Pero ang debosyong ito ay naganap mismo sa Italy noong 1747, ang Archbishop ng Genoa ay nagrekomenda na tuwing buwan ng Mayo mayroon pong natatanging debosyon ang bawat pamilya, bawat tahanan, nagtatayo po sila ng tinatawag nila na espesyal na altar sa ating mahal na ina na kanila pong inaalayan ng iba't ibang bulaklak tuwing dumarating ang buwan ng Mayo. 1747 po yan, no? And then, nung pong 1800s naman, doon po sa Roman College ng Society of Jesus, isa pong pari, si Frederick Holweck, ang nagsimula po ng isang natatanging si Father Latomia mula po dyan sa Roman College ng Society of St. Paul. Tinitipon po niya tuwing buwan ng Mayo yung pong mga kabataan, lalo-lalo na po yung mga estudyante dyan sa Roma at ginagamit niya ang buwan ng Mayo upang ipakilala sa kanila ang kahalagahan ng pagiging matapat, pagiging matatag, no? Yung sabi natin ay fidelity sa morality at ipinakita niya si Maria bilang patrona ng ganyang uri ng pamumuhay. Wala pong structure itong Marian devotion ng Mayo. Ito lang po ay nakaugalian natin na sapagkat dito sa Pilipinas ay usually vacation time ito, lalo-lalo na po nung araw na hindi pa naiiba ang schedule ng mga eskahan. Ang buwan ng Mayo po sa maraming mga barangay at maraming mga parokya ay buwan ng mga kapistahan. At marami sa mga kapistahan na mga parokya at barangay
ay kay Maria. Alam niyo naman ng Pilipino eh, sabi nga natin, Pueblo Amante de Maria. Yan po ang Pilipinas, no? Isang bayang nagmamahal kay Maria. At dahil po dyan, araw-araw tuwing hapon ay tinitipon yung mga kabataan upang magrosaryo at pagkatapos po nun ay nagpuputong ng korona ng mga bulaklak sa imahin ng mahal na ina na inilalagay po sa isang espesyal na altar. So dun po ay na-develop itong Flores de Mayo. At sa pagtatapos naman po ng buwan ng Mayo, kadalasan nagkakaroon po ng prosesyon ng mahal na ina, pero ito'y sinasabi. Ito po mga sagala, meron palang ibig sabihin yung kanilang mga titulo tulad po ng Rosa Mystica, ano, yung mga ganyan. Yan po ay mga titulo ng mahal na ina na kinuha sa Litany of Loreto na kadalasan po ay ginagamit natin pagtatapos ng recitation ng Rosario. Ang kakaiba lang po na nangyari sa Pilipinas, itong Flores de Mayo ay idinagdag naman po yung Santa Cruzan. Kasi nga po, bago nagkaroon ng pagbabago ang liturhiya ng simbahan, tuwing 3 de Mayo ay piyesta po ng Banal na Cruz, no? Ngayon ang alam natin piyesta ng Banal na Cruz ay Setyembre, pero noon po meron palang piyesta ng 3 de Mayo. Ito talaga yung petsa na kung saan po ay nahanap ni Emperatriz Elena, ang nanay po ng Emperador Constantino ng Roma, nahanap ni Emperatriz Elena yun pong relics ng Banal na Cruz na natabunan doon sa Kalbaryo sa Holy Lands. So yun po yung 3 de Mayo. Kaya lang po, sa bagong liturgy ng simbahan, ang binuhay po na kapistahan ng Banal na Cruz ay yung pong September 14 na siya naman pong pagka-recover ng relics ng Cruz mula sa mga Persians na kumuha noon. Ngunit mas matanda itong piyesta ng 3 de Mayo. Kaya po sa Pilipinas, buhay na buhay yan. At yung nga, pagkatapos po ng isang buwan na Flores de Mayo, sa dulo ng prosesyon ng mahal na ina, sa 31 ng Mayo, ginagawa din po yung tinatawag po nila na Santa Cruzan. So marami po ang pwede nating sabihin tungkol dyan. Pero siguro mas magkakaroon tayo ng lively discussion tungkol dyan kapag tayo po ay magtutuloy-tuloy na po sa atin pong iba pang mga pagtatanghal tuwing Biyernes dito sa ating Sambuhay Interactive. Sa pagbabalik po natin ay babalikan po natin ang parokya ng Peña Francia para po sa ating Parish Bible Encounter. Sambuhay Interactive. Makinig. Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time check po natin, ganap na pong 30 minutes after 8 o'clock, Biyernes, ikatatlo ng Mayo 2019. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Hello mga kasambuhay, mga kapanalig, nagbabalik po tayo dito sa Our Lady of Peña Francia Parish dito sa Gomez Street, Paco, Maynila, para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. At ito na nga ang ating inaabangang tagisan ng galing tungkol sa kaalaman ng mga kabataan natin tungkol sa Biblia. Pero bago yan, magkaroon muna tayo ng review ng ating mechanics. Father Pao. Okay.
Mechanics, bumuo ng grupo na may tatlong miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang apat na grupo na napili ng parokya, ang opisyal na contestant sa ating paligsahan ngayong gabi. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sumagot sa English o sa Filipino. Ang mga maaaring gamiting reviewers ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, Missalettes, ang 365 Days with the Lord at Simbahay Bible Diaries na gumagamit ng opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved naman ng Commission on Liturgy. So paunahan po sa pagpindot ng ating buzzer pagkatapos basahin ang tanong at marinig ang salitang go. Hanggang masagot ng tama ang tanong. So pwede mag-steal. 1 point bawat tanong at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang panalo. Ang dalawang host, kami po yan ni Father Albert at ang ating guest po ay si Father Resty de la Peña, ang bumubuo ng lupon ng hurado at silang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. At syempre sa lahat ng contest, meron po tayong winners. At sila po yung makakatanggap ng mga premyo mula sa St. Paul's at iba pa naming mga sponsors. At huwag kayong mag-alala, doon naman po sa mga hindi pa palaring manalo, meron po kayong mga consolation prizes. Okay, klaro ba ang ating mechanics contestants? Alright, so partner, kilalanin na natin ang ating mga contestants ngayong gabi sa ating Bible quiz. Alright, so ang, sino ba ang members ng ating yellow team? Ang yellow team ay binubuo ng mga altar servers, si Lay, si Andre, at si Fredo. Okay. Alright, sila ang ating yellow team. Yellow team, ang ating ikalawang grupo, ang grupo ng mga youth, I think youth naman ata sila lahat. Blue team, na binubuo ni Fia, Francia, at ni Marek. Alright. Okay, so ang ating ikatlong grupo na hindi patatalo, syempre ang lecturers and commentators, Lekom, na binubo ni LJ, ni John, at ni Lovely. Alright, welcome sa ating Parish Bible Encounter. Alright, at ang ating ikaapat na grupo, ang mga singers, ang choir ng parokya, Red Team, na binubo ni Carla, ni Kent, at ni Faith. Ayan, sample naman mamaya. Oo nga. Sample. Ayan, so sila'y handang-handa na at excited na. Kaya tayo magsimula na, Father Paolo. Alright, kamay sa dibdib. Lapit na po tayo. Ayan. Okay, kamay sa dibdib. First question, multiple choice. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 21, isang lawa na ganap ang pangatlong pagpapahayag o pagbumunyag ni Jesus sa kanyang sarili matapos siyang nabuhay na muli. Letter A, Tiberias. Letter B, Galilea. Letter C, Tigris. O letter D, Eden. Go! Okay. Okay. Talaga namang following instructions. Ano? They waited for the go signal. Okay. Sinong nauna? Ako na ang green team. Alright, na ating mga lectors, right? Okay. So ano po ang inyong sagot? A, B, C, or D? Letter A, Tiberias. Letter A, Tiberias. Tama ba? Tama! Alright, okay. 1 point para one sa ating point para lectors and commentators. Siyempre, dapat nila alam kasi sila yung nag-proclaim. Oo naman. Pero hindi pa rin papahuli yung ibang grupo. Alright, sino ang susunod na sasagot? Okay, sa ating ikalawang tanong, true or false? Yes. Kamay sa dibdib. Ayon sa 21 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, si Tomas na tinaguriang kambal ay naroon sa ikatlong pagpapahayag o pagbumunyag ni Jesus na kanyang sarili matapos siyang mabuhay na maguli. Is it true or false? Go! Okay, nauna po ang blue. Nauna ang blue. Okay, kontangan natin, ano? Okay. Reminder lang sa lahat ng ating mga kalaban. Okay, excited okay. Sila. So, anong sagot mo? True or false? True. Alright, true nga ba, Father Paul? True! Tama. 1 point para sa ating blue team. Mukhang mabibigay ang ating Bible
office ngayon. Ah, talaga. At saka relax na relax sila, no? Oo nga, hindi relax sila... mode, chill lang. Alright. Ikatlong tanong, multiple choice. Ayon sa 21st kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, sino sa mga alagad ang tinanong ni Jesus ng 3 beses kung mahal ba siya nito ng higit pa sa lahat ng bagay? Letter A, Mateo. Letter B, Tomas. Letter C, Andres. O letter D, Simon Pedro. Okay. Go! Alright. Sino nga ba ang... nauna, ayon sa ating mga orado, ang yellow team. Sino nga sino ba ang tinanong ng 3 sino guests? Sino nilambing? Nilambing Jesus. No? Teka lang. Okay, sino ang... Anong sagot mo? Simon Pedro. Si Simon Pedro. Si Simon Pedro nga ba, Father Paolo? Si Simon Pedro nga! Correct! Letter D. 1 point para sa yellow, blue, and green teams. Ayan pala, bibigayan sila, no? So... Red team. Sila dito. Okay. Okay. Alright. Fourth question. Multiple choice. Ayon sa 21st kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, nang magpahayag si Jesus sa mga alagad sa dalampasigan ng lawa ng Tiberias at niyaya ni Jesus ang mga alagad na kumain, ano ang naging almusal nila? Letter A, tinapay at isda. Letter B, tinapay at alak. Letter C, tinapay lamang. O letter D, isda lamang. Go! Alright, ang ating okay. Pagkaunang team ano yung, ay ang ano yung naunang yellow team? Team. Yellow team. Ano yung breakfast? Gusto ko to, usapang pagkain. Usapang pagkain. Okay. Sige. Ano ang breakfast nila? Letter ano A. Sa, letter A. Letter A, tinapay at isda. Tinapay at isda for breakfast. Correct! Correct! Yun okay. Pala ang breakfast ng mga disipulo. Napagayakin natin sila. Oo nga, nagjajeta. Hindi naman nagjajeta. No? Masarap lang siguro. Masarap talaga. Oo, ang, ang isda nila. Okay, ika-limang tanong. The fifth question. True or false? Kamay sa dibdib. Ayon sa 21st chapter o kabanata ni ng Ebanghelyo ni Juan, sa 3 pagpapahayag ni Jesus sa lawa ng Tiberias, nakilala lamang ni Pedro si Jesus nang utusan sila ni Jesus na ihagis ang lambat sa tubig at wala na isang isda silang nahuli. Is it true or false? Go! Okay. Alright. Oh, na ang ating choir members. Choir members, humahayop pa huli. Humahabol. All right. What is so, your answer? True or false? True po. Okay. Father Pao, is it correct? Mali! So, go! Okay, ang unang naka-steal ay ang anong Lectors grupo nga? And Lectors and Competitors. Sila na nga ba ang mananalo ngayong gabi? False po. False okay. Is partner. Correct! Correct! Alright. Nahirapan so, sila mag-isipan yun. Alright, 2 points for the yellow team, 1 point for the blue team, 2 points for the green team, and red team, habol. Yes, no, it's habol not pa. Yet the end of the road. Alright, ika-anim na tanong. Multiple choice, ayon sa ika-anim na kabanata ni Juan, matapos ang pagpaparami ng tinapay, si Jesus ay palihim na nagtungo sa Capernaum. Kahit hindi siya makita ng mga tao, hinanap siya ng mga alagad. Ano ang sinabi ni Jesus na dahilan kung bakit siya hinahanap ng mga tao? Letter A, dahil ba sa tinapay? Letter B, dahil sa tubig? Letter C, dahil sa salita ng Diyos? O letter D, wala sa nabanggit? Okay. Go! Go! Bakit nga ba nila hinahanap si Jesus? Anong pakay nila? Anong sagot? Sinong nauna? Yellow team, ang mga altar servers. Malapit na silang manalo, no? Tama ba ako? Yeah, yellow so team, kung tama ito, kung tama yung sagot. Letter A, letter B, letter C, letter D. Letter D. Letter D, wala sa nabanggit, ay mali. Okay, so go! Alright, yung ating choir. Red team. Yan, di pa huhuli. Bakit nga ba nila hinanap si Jesus? Bakit nila hinanap si Jesus? Oh. Letter C po. Letter C. Letter C. Dahil sa salita ng Diyos, mali rin. Go!
Alright. Ang naunay ang green. Bakit nga ba? Dahil ba sa pagkain o dahil sa tubig? Excited yung blue kasi pagpahipa rin to. Oh, nga. Diba? Okay. Alright, ano sagot mo? Dahil po sa pagkain. Dahil sa? Tinapay. In particular, dahil sa? Tinapay. Dahil sa tinapay. Dahil sa gardenia. Panalo na ba ang green team? Siyempre, panalo sila dahil sa tinapay. Panalo sila. Tama! So, panalo. Correct. 3 points. Tama ba? 3 points. Lectors and commentators. Okay. Lectors, punto kayo dito sa harapan. Congratulations. Iimbitahan natin ang ating mga lectors and commentators. Commentators. Dito sa harapan ng ating mga winners. Lapit kayo. Lapit. Lapit sa harapan. So, ano ang feeling ninyo? Nanalo kayo dahil sa tinapay. Okay, so, ano ang preparations ninyo para sa ating contest ngayong gabi? Okay, sino ba ang spokesperson sa grupong ito? Ah, yung babae! Okay, okay, sige. Ano po, bali po yung preparation namin sa Bible Quiz is, ano po, bago po mag-start, nagre-review po kami, nagre-recap po, ganun. Nagbibigay po ng tanong, tapos sasagutin po namin, ganun po. So it's a teamwork talaga sila. Okay. So naghanda, naghanda sila. Nag-review talaga. Nag-review, syempre. Alam naman hindi nyo, hindi kayo magdadasal, ano? Syempre, dapat kasama yun. Diba? Okay. So ano yung mga masasabi nyo sa mga kapanalig, mga kasambuhay nating nanonood, lalong-lalo ng mga kabataan? Anong message ninyo sa, you know, tungkol sa pag-aaral ng Biblia? Yun po, na sana po sa lahat ng kabataan na katulad namin, huwag po kayong mahiya na ipahayag po yung salita ng Diyos or kahit basahin lang po natin dahil malaking bagay po ito para sa ating lahat. Kasi po, pwede po tayong mag-serve sa Diyos sa mga maliliit na paraan and naniniwala po kaming lahat, tayong lahat, na walang lingkod na pinabayaan. Ay, talaga. Okay. Napakasarap pakinggan. Napakasarap pakinggan mula sa bata. Correct, mga kabataan. Silang inspiration ng mga ating kapanalig at kasambuhay. Pwede atin silipin yung laman ng inyong mga napanalunan. Ano ang laman yan? Okay. Ng, poster? Poster. May mga parang rosario. Rosary. Necklace ba yan? At ano pa? Ating illustrated gospel comics para sa mga kabataan. Ang Halo Magazine. Okay. Ang daming laman ngayon. Ang daming laman. May house and lot pa dyan. May, may pang kolehiyo. Libreng scholarship. Okay, maraming salamat. These are products brought to you by St. Paul's Superstore. Okay. Yes. So maraming salamat, St. Paul's. At huwag kayong maalala, lahat kayo, meron naman kayong mauwing prizes. So okay lang kayo dyan sa likod. Ayan. Okay. So, ating pong paalalahan ng ating next parish na pupuntahan. Next week po, kami po ay pupunta sa... Surprise! Okay. Surprise. Okay. So, magbabalik po tayo para sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos po ng ilang patalastas.
natin ang parokya ng Our Lady of Peña Francia na po sa Okay, magandang gabi muli mga kasambuhay, mga kapanalig. Magandang gabi sa inyo lahat. Katatapos lamang ho ng ating tagisan ng talino dito sa Nuestra Senora de Peña Francia de Manila Parish dito sa Paco, Manila. At ngayon, magkakaroon tayo ng quest answer. Okay, ang magtatanong si ano ho ang pangalan at ano ang organization na kinabibilangan? Erica May F. Dutton. From okay. So ano ang iyong katanungan para kay Father Domi na ngayon ay nasa question studio? Question ko po is about sa de Mayo. Bakit po ba tayo merong Flores de Mayo at ano po ba yung kahalagahan nito? Ayun, oo. Kanina po ay sinimulan kong ipaliwanag ang ugat ng Flores de Mayo na ito pala ay nagsimula din sa Roma. Sa kagustuhan ng mga Jesuita na magkaroon po ng evangelization yung mga estudyante, mga kabataan sa Roma. So tuwing Mayo, tinitipon sila, nagkakaroon ng panalangin at nagkakaroon ng exhortation ano? Tungkol sa kagandahan ng isang malinis at busilak na pamumuhay ng mga kabataan. Dito po sa Pilipinas, alam nyo, lalo-lalo na sa mga Pilipino na kabataan, napaka-activity-oriented ng mga Pilipinong kabataan. At alam niyo po, napakahalaga yung Flores de Mayo sapagkat ito'y pwedeng maging okasyon ng katikismo ng mga kabataan. Lalo-lalo na po, at itong buwan na ito ng Mayo, medyo nakabakasyon na rin yung iba mga kabataan. So, ito hindi lamang po devotion, it can be an arm of new evangelization sa bago pong programa ng bawat parokya. And yun po ang ine-encourage natin na hindi lang puro prosesyon, hindi lang puro panalangin, kung hindi talagang magkaroon tayo ng evangelization sa mga kabataan, no? At nasagot ko ba yung inyong tanong diyan sa parokya? Erica? Opo. Naliwanagan ka ba? Oh, okay. Opo. Maraming salamat. Maraming salamat, Father Domi. Thank you very much, maraming Erica, salamat sa iyong katanungan. Okay. So ikaw pa, Erica, so masama ka rin doon sa Flores de Mayo? Isa po kami sa mga facilitators para po sa mga kabataan. Wow, okay. So they're leading the other youth also to appreciate at learn something from the Flores de Mayo. Iba talaga ang kabataan dito sa Nuestra Senora de Peña Francia sa Paco, Maynila. Talagang very active. Talaga naman. Okay. So nagpapasalamat po tayo ngayon, mga kapanalig, mga kasambuhay. Unang-una sa Father Jack Arada, ang very supportive parish priest ng Nuestra Senora de Peña Francia de Manila. Dito sa Paco, Manila. Very warm welcome sa atin. Siyempre, pasalamatan natin ating mga kabataan na talaga namang buhay na buhay at talagang naghanda para sa atin. Sila din yung pinakakalmadong grupo na panitia. Yes. Hindi sila gigil dun sa buzzer. No? Medyo nanggigil. Medyo nanggigil. Pero kami natin silang ibang contesta. Parang natatakot sila. Matutumba na yun. hindi halata yung pagkagigil nila. Okay. Very good. Okay, saan nga ba tayo partner next week? So next week po, tayo po ipupunta sa National Shrine of the Sacred Heart doon po sa Makati City. Napakalayo sa atin yan. Oo, isang tumbling lang. Okay. So abangan niyo po kami dyan. Dadalo po kami dyan next week, May 10 po, Friday. Okay, so muli maraming salamat sa mga parishioners ngayong gabi. At ako po, si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. At ako naman po, si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Sumaiyo ang katotohanan! Salamat ulit, Father Pao at kay Father Albert sa kanila pong pagpa-facilitate ng ating Sambuhay Interactive mula po sa Peña Francia sa Paco
Manila. And alam nyo po, tama-tama nga itong atin pong first Friday na ito na nasimulan nating pag-usapan tungkol sa Flores de Mayo, kasi talagang yan po ay alam ko hindi lamang po sa simbahan, yung mga barangay kuminsan meron din po mga kanya-kanyang mga initiative, sapagkat ito ay isang popular devotion, hindi lang po ito church-based, ito ay community-based na activity rin sa ibang mga barangay. Ang point lang po natin sana ay yung mga nag-o-organize, kung pwedeng paki-research po, ano ba talaga yung ibig sabihin ng mga ginagawa nila, mga sagala, yung mga iba't ibang mga titulo. Siguro next time, kasama si Father Paul, yan po ang atin pong tututukan, no? Yung mga titulo na binibigay sa mga sagala at yung iba-ibang mga karakter ng sagala at Santa Cruzan, yan po pala ay may mga mas malalim na mga kahulugan na nag-uugnay dito sa popular devotion na ito sa mismong kwento ng Biblia at gayon din sa atin pong devosyon sa Mahal na Ina. Kaya po napakagandang bigyan po yan ng mas malalim na pagpapaliwanag, yung mga tandang Metusela, yung mga merong mga ganung mga karakter eh, no, yung mga reyna sentensyada, yung mga ganun, no. So abangan po niyo yan sa susunod po nating mga pagtatanghal dito po sa Sambuhay Interactive, ay atin pong sisikapin na ipaliwanag isa-isa itong sequence na ito ng ginagawang prosesyon, no? Kasama na rin siyempre bakit po sa umpisa bata yung Constantino at medyo as we go through ay mas matandang Constantino ang isinasama dyan po sa prosesyon na yan. So lahat pong yan may meaning yan, ano? So maraming mga Katoliko ay sama lang ng sama, ilang taon na rin ginagawa yan, no? At yung palang kantang Dios te salve Maria, yan po ay ang Spanish version ng Hail Mary, Full of Grace, no? So napakagandang kanta in honor really of the Blessed Virgin Mary, no? So marami pa po yan, no? Yan ay isang buong kwentong hinabi natin. Siya nga po pala, kung gusto ninyo, matutunghayan din po nyo ang paliwanag ng May Devotion at ng Santa Cruzan sa Facebook po ng Sambuhay TV Mass, yung pong section na tinatawag natin na Gabay sa Samba at Buhay. Every now and then, inilalabas po natin yan, 10-minute explainer sa FB po ng Sambuhay TV Mass. So, Gabay sa Samba at Buhay. So, binabati nga po pala natin yung Berbuhay Biblia Rasal Group na alam po natin ay hindi man sila nagpapakilala, Biyernes ay kasama po natin dito po sa atin pong Sambuhay Interactive over Radio Veritas, no? At more power po dyan sa grupong yan ni Brother Hansel at ni Tita Sioni at ni Tito Rino, ha? So mga masusugid din na mga cooperators po at mga lay collaborators ng Biblical Apostolate ng Society of St. Paul, no? And of course, meron din pong iba't iba pang mga bagay na gusto natin pong i-announce na sa atin pong Biblical Apostolate sa Society of St. Paul. Maliban po dito sa Sambuhay Interactive, meron din po tayong St. Paul Bible Quiz na ginagawa naman natin sa mga eskwelahan. Yan po ay magsisimula na rin po, no? At siguro every now and then ay i-feature din po natin
on air dito sa atin pong Sambuhay Interactive para makilala nyo rin po yung mga eskwelahan na talagang napaka-aktibo po ng kanila pong Biblical Apostolate. At napaagal po yan sa ating makaan na makilala nila ang salita ng Diyos very early in their moment in life. Yan po ay isang napaagandang pabawon. Sabi nga natin, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. No? Muli po sa darating na linggo ay dyan po tayo sa National Shrine of the Sacred Heart, ang parokya po ni Father Vic Apacible. Napakinggan po natin siya kanina over phone patch kanina sa ating pong programa dito sa Radyo Veritas earlier, no? So dyan po tayo dadalaw at dyan po natin gagawin ang atin pong sambuhay ating pong Biyernes, no? And sa ngalan po ng lahat po ng bumubuo ng Bible Apostolate ng St. Paul at gayon din po ng St. Paul Audiovisual, si Father Resty dyan sa remote at dito po sa station, kasama po natin si Cleric Paul Octubre at si Ed Dantes ng St. Paul Audiovisuals. Ako po si Father Domi Guzman. Sa ngalan po ni Father Paul Marquez, nag-iiwan po sa inyo ng isang mataimtim na panalangin, doing all for the gospel, sumain niyo po ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka sa buhay.